kabat-bat. Pareng Romel, baka gusto mong i-introduce na yung ating guest. Okay. Unang-una po, isa pong karangalan sa akin na ipakilala ang ating unang panauhin dito sa studio. At siya po ay si Mel Lantin. Isa po siyang fitness at conditioning coach sa nakalipas na 23 years at nakilala bilang mentor, trainer ng mga kakilalang atleta at personalidad ng ating bansa. Siya po ay nagtapos sa UP Diliman at kasalukuyang facilitator, mentor for internship ng mga graduating students ng UP College of Human Kinetics at BS Sports Science students ng Pamantasan ng Pilipinas. Siya po ay involved sa mga sports gaya ng basketball, boxing at fencing. Si Romel din ang founder at owner ng Fit 21 Performance Center sa Las Piñas. Magandang hapon po, Romel. Magandang hapon din sa inyong dalawa, Sir Romel and Sir Errol, and sa lahat ng mga tagapakinig nitong palatuntunan ninyo. Sige po, diretso na po tayo. Coach, ano bang ibig sabihin ng fitness and conditioning coach? Kasi madalas ko itong naririnig, pero parang hindi ganun yung pagkakaintindi ko kung ano ibig sabihin nito. Ibig lang sabihin nito, ito yung mga pamamaraan para mabigyan ng enhancement or tulong yung mga gumagawa ng mga ehersisyo, particular yung mga atleta natin. Ano? At hindi ito basta ginagawa na lang or sasabakan na lang sa gera. Kumbaga, oo, tama. Tsaka ako po bilang isang coach ng martial art, no, napansin ko po na ang iba-iba pong disiplina ng martial art, for example lang po, no, siyempre iba pa po yung mga kung saan familiar po si Errol, no, sa mga ball games, no, sa iba pang sports, no. Sa martial art lang, for example, may kanya-kanya pong emphasis ang bawat martial art, no. Some you have to be strong and quick with your hands, with your legs, no, with your neck, especially sa judo, no. So paano po ba natin, kayo po bilang conditioning coach, paano nyo po ina-address yung specific needs ng bawat athlete sa bawat disiplina po? Okay, ganito. So, una ako, ginagawa ko personal, ano? Aalimin ko muna kung yung klase ng sport ay a power sport like judo, or yung parang endurance sport like triathlon, marathon, mga ganun, or combination ng power and endurance. So, napaka-importanteng malaman yun para specific yung ibibigay mong programa para sa kanila. Now, hindi lang basta malaman mo yun. Mas malawak pa. So, kailangan mo ring alamin kung kailan yung date ng competition. Bibilangin mo pa atras at uunti-untiin mong iakyat yung pag-pick na tinatawag para sa right time ng competition. Hindi kasi po pwede yung basta, olika, punta tayo dito sa center, gawin natin ito, gawin natin yun. So coach, hindi pwede yung bara-bara approach? Hindi tulad ng dati opo, na dinadala na sa palagi sa lakas? Opo, totoo. Kasi ang nangyayari sa bara-bara, minsan, nagkakaroon ng overtraining. And pagka nagkaroon ng overtraining, minsan kasunod na nun, injury. Tawag namin na susunog. Yan, sunog. Tama yung termino sa atin. Sports. Sunog agad yung atleta. Wala pang competition. Maging specific lang ako, no, Mel. Yung sinasabi mong peak, that should occur on the day or week of the competition. Actually, yung peaking, pagkatapos pa yun, halimbawa, for example, ng first round or second round, pataas pa. Ina-expect mo yun. So may timing. Hindi lang ito nga basta, on December 30, peak na. Hindi ganun. So may tumatagal yun. Specific to sa sport na lalaroin, Tama yan, Sir Errol. At hindi nga ito basta-basta kasi nga napakasalimuot ang daming factors na pinaghahandaan at inaaral ng isang strength coach and sa tinitrain nating mga atleta, whether it's an individual or team event. Do you work with Mel, do you work with some medical doctors, for example, punta tayo sa mga international level tournaments, no, do you consult with medical doctors or do you come up with your program on your own based on your experience, based on your training? It's a network.
no? Ito nga yung sinasabi kong sports medicine team where the athlete is in the middle, and ito si sports doctor, si physiotherapist, si strength and conditioning, si head coach ng particular sport, and other... How about nutrition? Yes, nutritionist, sports psychologist, nasa gitna si atleta. So it's a sports medicine team. Yes, I do consult with those other professionals kasi it's a dynamic and it's more effective when it comes pagka dumadating sa nagtutulong-tulong yung iba-ibang professional sa pag-handle specifically sa need nila like strength, nutrition, injuries, psychology, so on and so on. Saka sir, ano talaga to, sir, no? Scientific talaga yung approach. Oo, hindi lang yung tulad ng dati hindi na... Hindi pwede manghula. Manghula. Saka chumamba. Exactly. Kasi yung hula-hula, talagang sabi ko nga lagi, no? We as coaches, we can make or break the athlete's career. Kung tayo ng hula, naku, baka mapunta sa wala yung pinaghirapan nila. Or kung may tama ang approach, baka umakyat yan, mapunta pa sa mas mapaganda pa games, performance yan. Exactly, tama po, Sir Aaron. I don't think that answers the question. Oo. Pagdating po doon sa sinasabi niyong mga sports-related injuries, no? Ano po yung mga instances na nag-o-occur ito based po doon sa sinasabi niyong timing ng training? Yes. One good example is, bini-breakdown ko kasi yung program planning. It's called periodization. And then sa periodization, meron diyang off-season, meron diyang preparation season, and in-season or competition. Now, pagka yan, inagahan mo yung halimbawa, pagbibigay mo ng mga power and explosive exercises at sa off-season pa lang, dyan pwedeng magkaroon na ng maagang pag-peak and ma-overuse kasi it requires a lot of explosive movement na hindi pa naman nararapat. Yeah, specifically for judo. Yeah, for judo. Kalimitan, bibigay mo yan sa mga bandang mid or late preparation season prior to competition, which is about what? 3 to 6 weeks, no? And then from that point, yun na, naka-timing para yung stress in terms of power, explosive, right time for the competition. Now, pagkayang binigay mo ng maaga, as I have said ano, kanina, yung buto niyan, yung mga knees, ankles, lower back, shoulders, mga major joints, no? Pupwedeng mabugbog agad sa bandang off-season pa lang. Now, pagkayang, gulpi ka na dito sa buwan na pa lang na ito, and tuloy-tuloy, pagdating ng competition, baka sideline na yung atleta mo. I don't think that makes sense, no? Oh, natutuwa ako, Mel, kasi maraming nakikinig sa atin na nakakalibre sa advice mo. Salamat kung gano'n. At gusto ko talaga magkaroon ng awareness. Tama. Yung lahat ng sports. Oh, okay. Maraming salamat dyan. Maraming salamat. Paring Romel, time check muna tayo. 2:16 po ng hapon. Muli po magbabalik ang 3 points. Pagkalipas lamang po ang nilang paalala. Balik po. Tuwing Miyerkules. Time check ko ulit mga katambay, 2:18 po ng hapon. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa 3 points ang Pambansang Tambayan ng Sports. Ako pa rin po si Errol Kapatbang. Ako po si Romel Miranda at magandang hapon po muli. Balik po tayo sa ating guest, no? Mel, matanong ko lang. Can you give us a specific example? For example, boxing, no? Anong klaseng regimen meron yan in contrast with a marathoner, for example? Ito, medyo... Although mahaba rin ang malaki din ang requirement for energy niyang parehong sports na yan, no? Meron ba silang pagkakaiba pagdating sa training, sa experience mo? Sa skills training, yes, there is. Kasi as I have said, si marathon, if you are to analyze on, is an endurance sports. No, they require a lot of cardiovascular activities, whereas si boxing or si mga mixed martial artists, there's power punches, like in judo, power throws, no? Merong endurance din, muscular endurance to last per round, which is about 3 minutes, and then to last the whole 10 or 12 rounds, that's cardiovascular, no? So, combination ng hirap ni
ni boxing as compared to marathon. But exercise-wise, you have to work also the local muscle group like the chest, the back, yung mga hita, mga braso, mga balikat. Mm-hmm. Kasi in unison, magsasama-sama yung lakas niyan eh, para matulungan tong mga marathon runners and itong mga mixed martial artists, in particular sa question mo yung boxer, malast yung grueling no nung sport itself the whole time na tinatakbo nila or nakikipagsuntukan sila sa ibabaw ng ring. Okay. Di, alam mo, Mel, when I was starting as a karateka and as a judoka, yung isa sa pinaka-lesson ng coach namin is that he keeps on emphasizing on three things. Number one, flexibility. Number two, speed before strength. No, in that particular order. In fact, when we perform certain exercises, no, set exercise set, the emphasis is on these three in that particular order. Is there basis sa pag-aaral mo on that? Okay, oo. Detalyehin pa natin. Mm. If we talk about physical activity, there are two groups eh. Nahahati sa branch yan. The health related, ito yung mga general fitness, yung mga regular going to the office, mga aesthetic, gusto lang kumanda katawan, and the skill related components. Yung nabanggit mo is what? Flexibility, speed and strength. Speed and strength. Believe it or not, dun sa general fitness, general population, five components agad yung dapat nagagawa nila to meet optimal fitness. Ano yun ito? Dapat may cardiovascular endurance, may muscular endurance, muscular strength, yung nabanggit mo, flexibility, nabanggit mo rin, and yung fifth is the ideal body weight where they have higher muscle mass and lower fat mass, nakukuha to sa nutrition naman. So, sa general yun, pinag-uusapan natin dito yung regular na Pilipino na pumapasok at gusto lang maganda katawan nila. Whereas, doon sa isang branch, doon sa athlete, dapat meron ka na nung limang yun eh. Mm. Kasi madadagdagan pa nung sinabi mo, speed, agility, quickness, power, balance, reaction time, movement time. So yung tatlo, masasabi kong kulang. Kasi pito yun sa yung skill-related components, kulang pa lang. Tsaka yung dalawa sa binanggit mo, hangin and flexibility, nandun sa health-related, sa mga pang basic, you may say, no? So, ganun nga, kalalim ang pagtuturo sa mga atleta. Nakakatuwa yung ano, paring Errol, no? Itong mga detalye na binibigay sa atin ni Coach Mel, kumbaga sa ano, 55 anyos na ako, pero at least natututo ako sa kanya ngayon, no? Bilang coach. Kahit ako rin. Oo. Actually, yun ang ano, no? Kahit sa mga estudyante ko, ine-emphasize ko yan eh. Yung attitude towards learning should be an everyday thing, no? So, ako natutuwa ako na natututunan ko yan. Kasi I came from a very traditional form of training na, of course, iba po yung motivation, encouragement approach during our time, no? Yung mga batang 80s na tinatawag. Hindi ako po yan. Inabot ko yan, sir. Oo, kesa ngayon, no? Iba, ang layo. So, I think that's another aspect of training na nag-iba po sa ngayon. Ako, paring Romel, ano lang yun, makikimarites lang ako kay coach. Kasi nakita ko dun sa bio niya na may mga atleta kayong mga hinawakan, mga second generation superstars o athletes. Eh, gusto ko lang malaman, sino dito yung mga pinaka mahirap turuan? Magbili lang kayo ng mga clue. Huwag yung sabihin ko sino. Baka para lang just to say. Pinaka mabilis, pinaka magaling. Saka yung mga pinaka masunurin, syempre. Ah, naku, napakarami. Kagaya nga nung nabanggit ko, no? Kung nakita mo, banggitin ko na iba. Yeah, sige. Sila Daniel De Fonso, si Sipag niyan, Ranidel De Ocampo. Eh, mga yan, during their, I don't know, that was way back 2001, 2002, 2003, nung nahawakan ko sila. And at that time, of course, bata pa sila. Bata pa. Ang daling... Bata ka pa rin. Tama ka doon, mababag. Yung mga siguro, mga late 20s na ako, magka 30s na. So nung time na yon, nung tinuturuan ko sila, kasi nga bata sila, ang daling i-enhance, kasi nga,
peak pa nila. Follower, they're good, very good followers. Yeah, sumusunod. Yeah. Alam mo, no matter how perfect yung programa ng coach or kahit sino pang international or Olympian coach yan, may limiting factor yung atleta. Tama ka rin na Sir Errol, na pagka kahit highly skilled yung atleta, perfect yung coach, perfect yung program, pero si atleta medyo may attitude like puyat, etc. So on and so forth. Papunta pa rin sa wala. Ang dami kong nakita ng ganyang atleta na ang gagaling. Diba, coach, pero pag nakikinig ka sa conditioning at saka fitness coach mo, ang laki ng chances mo na humaba yung career mo, di ba? Exactly. That's part. It prolongs the sports career of the athlete. Imagine, hindi ka ma-i-injure basta-basta because correct. Kunin na lang natin example si LeBron James. He's spending something or like Asita Olaba dito sa Philippine basketball. Pero imagine he's spending something like $1.5 million a year. Nabasa ko yun, diba? So 38 and he's still breaking records, no? So sample lang yun na pagka ang katawan mo inalagaan mo, nadedelay mo talaga yung aging at the same time yung performance mo. Hindi ka pa mahabol kaagad ni Father Time. Tama yun na Sir Errol, no? Errol, no? So napaka-importante talaga nung pangangalaga ng isang atleta sa kanilang pangangatawan. Ako na I agree with that, no. Even with ako I would always relate, syempre ako lang yun naman din nandito, no. Nire-relate ko to lagi doon sa mga karanasan ko nung bata pa akong player, no, atleta. Yung, for example, our Japanese instructors would prevent us from going too low when we squat, no? Attacking using our knees, no? Tutusok mo kagad dun sa mat. We are being prevented from doing that. And we did, no? But some of our colleagues then were, you know, effective kasi bata pa sila, kayang i-absorb daw nung katawan nila yung injury, no? Yung sakit. Tinitiis nila. But they never reach 40, 45 na hindi injured, no? And makikita ko yun kasi, for example, I'm already 55, no? So nakikita ko yung ibang contemporary namin na hindi nakinig doon sa mga instructors namin. They cannot even kneel now, no? Exactly. Kaya nga, pagka mapapansin mo, hindi talaga sumusunod ang atleta, more on the downside, eh. Sayang kasi yung mga coaches, that's why they're here, they are there to guide. Nakita na nila yun, eh. Tama. So dapat makinig rin tayo. Coach, matanong ko lang, kasi totoo, nandito ka na rin lang, baka pwede ka magbigay ng mga basic na dapat gawin na isang, halimbawa, kahit hindi atleta, halimbawa ako, kami ni Romel, si Romel kasi nag-judo siya, ako more pa sa pagiging keyboard warrior na tawagin. Pero ano ba yung may papayo mo para sa amin, halimbawa, na walang conditioning coach? You're, na pwedeng, you're talking gawin about basic exercises, basic na exercises. Pakikinabangan mo. Okay. Yan, maganda yung tanong mo, Sir Errol, no? Para sa pang everyday folks. Oo, yan. So, in fact, binibigay ko to sa kapatid ko tsaka sa nanay ko who is 77. Believe it or not, she can still do push-up sa railing ng veranda namin. Oh, that's interesting. Nice. So, mga examples are yung basic walking or brisk walking. Hindi naman kita bibigyan agad ng tumakbo ka, no, sir. Tama. Kasi i-cater mo muna yung particular, yung level capacity mo pa, at this moment, no? And also, much better kung meron siya sa yung mag-health screen, ha, alamin yung level mo kung may physical limits, high blood, heart or lung problem, bones, muscle problems, those things, para mas tailor fit. Aba, si Sir Errol pala, may ganito ganyan. Ito lang dapat ang maibigay. Mga especially ganong klase. Puro 50 mahigit na tayo, no? Tama. Napaka-importante nung mapayuhan tayo or masabihan kung papasok tayo sa mga ganitong physical activities nung mga nakakaalam. Kasi kung minsan magsasariling kalooban tayo, gagawin natin ito ng basta na lang, baka ma-injure pa tayo. Baka detrimental than beneficial, eh. So, di ba, gusto na lang natin mapabuti, mag-end up tayo sa hospital, operahin na yung tuhod natin. Mga ganong klase ba, sir? Okay. Alright. Sir, bago po tayo magpaalam kayo pong isang programa, baka may gusto po kayong batiin or paalala. Or advertise, of course, yung fitness center. Yes, unang-una, salamat Sir Errol and Sir
Romel, no, sa pag-imbita niyo sa akin dito para magkaroon ng awareness yung mga tagapakinig natin, lalo dun sa mga nasa sports, na magkaroon sila ng mga ganitong klaseng aktividad like strength and conditioning, i-incorporate nila sa life nila or sa sports nila itself. Now, babati na lang ako pala, no? Binabati ko yung family ko, my wife and two kids, yung performance center ko sa south of Manila, sa Las Piñas. If there are interested athletes or coaches na gustong matulungan sila pagdating sa program and facilitation approach for their athletes, meron tayong Facebook, Instagram account, no, for that. Anong pangalan uli para it's Fit 21 Performance Center. Oh, okay. And binabati ko si Dondon de Chosa at si Clarence, yung anak niya. At kundi dahil sa kanila, hindi kita makikilala, sir. Oo, at nagpapasalamat din ako kay dun sa brad ko na yan, ha, si Don, no, na nirekomenda ka sa amin. Kasi marami kaming natutunan sa'yo. And I hope yung mga nakikinig at nanonood po sa atin ay marami pong natutunan. At mag-reach out sa mga, hindi lang sa'yo, sa iba pang coaches na katulad mo. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Coach Romel. Maraming salamat po. Thank you. Time check muna tayo, mga katambay. 2:31 po ng hapon. Muli po magbabalik ang 3 points, ang Pambansang Tambayan Sports. Pagkalipas lamang po na ilang paalala, huwag po kayo alis.